Kumasa naman sa hamong debate ng Pangulo si dating Associate Justice Antonio Carpio. Sinabi rin ang dating maestrado na dapat na raw mag-resign ang Pangulo gaya ng sinabi nito dahil mali ang kanyang impormasyon at hindi raw kasama si Carpio sa desisyong paatrasin ang barko ng Philippine Navy sa Scarborough Shoal noon. Nakatutok si Chino Gaston. Ang hamong debate ni Pangulong Duterte kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kilalang kritiko ng kanyang polisiya sa China at sa West Philippine Sea. Nung Carpio naman, sulat ng mga desisyon para sa kanyang utak lang. Isa rin ugok itong Supreme Court Justice. Pareho man tayo abogado. Gusto mo, magdebate tayo. Kinasahan ito ng dating mahistrado. Sa isang statement, sinabi ni Carpio na tinatanggap niya ang hamon ng Pangulo sa isang debate, anumang oras na gusto ng Pangulo. Sinisi ng Pangulo si Carpio at dating DFA Secretary Albert Del Rosario sa pag-okupa ng China sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Dahil nang magkaroon ng standoff doon noong 2012, pinaatras daw ni Del Rosario ang mga barko ng Pilipinas. Pero hindi naman sumunod ang China. Nagsabi pa ang Pangulo na magre-resign kung hindi totoo ang sinasabi niya. Sabi ni Carpio, dapat mag-resign na si Duterte dahil nanunumpa daw si Carpio na hindi siya kasama sa desisyong paatrasin ang barko ng Philippine Navy. Saksi raw niya sina dating Pangulong Benigno Aquino III at mga kalihim noon ng Foreign Affairs at Defense Department at mga pinuno ng Philippine Navy, Air Force at Coast Guard. Sa kanyang kolom sa Philippine Daily Inquirer, kinastigo din ni Carpio ang pagsasantabi raw ng Pangulo sa Arbitral Ruling Award. Paglimita sa pagpapatrol ng Philippine Navy sa 12 nautical miles lang mula kalupaan ng bansa at ang verbal fishing agreement para makapangisda sa ating exclusive economic zone ang mga Chinese. Sabi ni Carpio, illegal at unconstitutional ang mga ito. Illegal din daw ang pag-anunsyo na ang China ang may possession ng West Philippine Sea. Ang pag-amin din daw ng Pangulo na inutil para idepensa ang West Philippine Sea ay pagtraidor sa interes ng bansa. Buwelta naman ang palasyo. Kung talagang labag sa salig ang batas, ba't hindi siya magdemanda? Abogado po siya, founder ng isang pinakamalaking law office sa Pilipinas, dating mahistrado ng Supreme Court. Tigil na po ang dakdak lang. Sabi pa ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Anong sinasabi niyang isinintabi ang arbitral award? Yan po ay hindi totoo dahil sa UN General Assembly mismo, sinabi ni Presidente, pinaninindigan niya ang arbitral award. Ang problema lang talaga, wala pong mekanismo sa larangan ng international law para mapatupad o ma-enforce yung ganyang arbitral award. Tinuturo naman ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. ang pagpapadala noong Aquino administration ng isang barko ng militar o gray ship sa Scarborough Shoal, kaya nauwi raw ito sa standoff noong 2012. Ang ilinagay natin, pinapunta natin doon, ay gray ship si Gregorio Del Ferrar. Okay. Kaya noong pumorma ang China, ang pinadala niya yung white ships niya, yung mga Coast Guard, pero okay. Lima. Okay. Pero naka-back up yung kanyang PLA Navy na gray ship. Militarizing ka dahil fishermen lang yung inaaresto mo sa Scarborough, ginamita mo ng gray ship. Sa ngayon, mga white ships lang o civilian patrol vessels ng PCG at BFAR ang pinalalapit natin sa Scarborough at iba pang pinag-aagawang parte ng West Philippine Sea. Kahapon, naglabas ng video ang Coast Guard na pagtataboy ng mga Chinese ship sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Gamit ang two-way radio kung saan maririnig ang tinig ng isang babaeng PCG personnel. This is Philippine Coast Guard, BRP Cabra MRRV 4409. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Ang naririnig, boses ni Ensign Gretch Mary Aquario. Pre-recorded ang mensahe na paulit-ulit niraradyo sa mga Chinese. Agad namang umalis ang mga Chinese sa lugar. Wala namang pressure kasi pinarecord lang naman sa akin yun. Pero yung feeling na tinatanong mo yung mga ibang barko, foreign vessel na nandoon, diba? Parang naging part ka ng history na sinalenge lang namin, tinanong lang namin kung sino sila. Ginagawa lang naman namin yung trabaho namin at yun yung nasa oath namin. Sabi ni Esperon, kasama raw ito sa strategiya nila. May epekto yan. Ngayon ko lang masabi, nung brigade commander ako sa North Cotabato, opo.
noong all out offensive, ang ginawa kong commander ng tank company ay babae. At yung piloto ko sa taas ay babae din. Kaya pag naririnig nila yung radyo doon sa kabila, eh talagang malaki ang effect niyan. Chino Gaston nakatutok, 24 oras.